Nakailang palit na po ng administrasyon pero hindi pa rin mawala-wala ang matinding traffic sa Metro Manila. Ika nga ng publiko, kalbaryo na ang bumiyahe lalo na po sa EDSA. At ang krisis na ito sa trapiko ang isa sa mga hamong haharapin ni President-elect Rodrigo Duterte. Nakatutok si Mark Salazar. Alam ni incoming President Rodrigo Duterte ang isang krisis na sasalubong sa kanya sa Metro Manila pag-upo niya sa Malacañang. My crisis begins with EDSA. Paano ba naman ang sasakyang nagsisiksikan sa EDSA araw-araw, higit doble sa kapasidad nito? Ganito araw-araw na lang 'tong ginagawa ng ano natin na lagi na lang kay isang kilometro yung pila ng tao. Hirap. May alternatibong MRT na kayang magsakay ng higit 300,000 pasahero kada araw. Pero 56 na beses namang nabalamang operasyon noong isang taon sa pagtataya ng Japan International Cooperation Agency o JICA. 2.4 billion pesos ang nawawala sa ekonomiya dahil sa traffic. Kaya ang Management Association of the Philippines itinutulak na bigyan ng emergency power si Duterte para masolusyunan ang problema. Kapangyarihang kunin sa Metro Mayors ang puder na may kinalaman sa transportasyon. Yung EDSA halimbawa, kailangan natin ng alternate route. But yung ruta na yan, kailangan gamitin mo yung mga local roads. Yung local roads, under different mayors, under different jurisdictions. At kanya-kanya, naki-issue sila ng mga parking permits, construction permit. So it's so difficult to clear those roads. Pero tutol sa emergency power ang isang commuter group. The head of the MMDA is really somebody acceptable to everybody, each and every one of the mayors, somebody they respect, it can be done. Nung maupo ang Aquino administration hanggang nung isang taon, 36.57 kilometers ng national road lamang ang naidugtong sa Metro Manila, habang 71% ang itinaas ng benta ng bagong sasakyan sa bansa sa kaparehong panahon. Mga dagdag na bagong sasakyan nakikipagsiksikan sa traffic kada araw. Sabi ng MAP, kailangan mabilis na habulin ni Duterte ang pagtatayo ng karagdagang mga flyover at tulay. With emergency powers, the president will be authorized. Mag-create siya ng item. Saan siya kukuha ng pera? Yan. Halimbawa, dun sa road user's tax. Malaki pa naman ang pondo dyan. Pwede niyang gamitin yan upang mailagay yung mga pontoon bridges na yan. Para kay Elvira Medina, kailangan lang ng tamang prioridad sa kalsada. Sabi niya, dapat mas maraming espasyo para sa 80% ng nasa kalsada na pasahero ng mga pampublikong sasakyan. EDSA has 5 lanes. 2 lanes are for the public utility vehicles. And 3 is free for all. Isa pang problema ang 26 na bus terminal sa EDSA na tinutukoy rin dahilan ng traffic. Nagpapalala rin sa trapiko ang kawalan ng disiplina. Paano yung dalawa natin eh? Sa listahan ng MMDA noong 2015, kasama sa top 10 traffic violations ang obstruction, illegal parking, at maling babaan at sakaya ng pasahero. Pangalawa rin sa listahan ng LTO ang illegal parking sa karaniwang violation. Kapag hindi nasolusyunan ang problema sa trapiko, sabi ng JICA, aabot sa 6 billion pesos kada araw ang mawawala sa ekonomiya sa taong 2030. Mark Salazar, Nakatutok 24 Oras.